single take nila ay mabilis din. Ah, dalawa yung support nila na actually, alam mo yun, medyo squishy sa simula, di ba? Pero PNK is, of course, allowed to be built. Tanky din naman. May gusto rin yung banggitin, parang ang konti ng panghuli sa Claude, ha? Yes. Sipa lang, tadyak lang yata. You have the Alice naman, the second of the Alice for that part. Pero I'm not so sure. Pinangaalala ko lang dito si Hades, parang pwede talaga siya pwedeng makarating doon sa late game. Here's the fun part! JP went for the flicker. And of course, a full Jit Kundo combo. Can they get their first blood in? Mukhang kulang pa. JP was able to receive a few turrets hit on that. And eto, pag in-account natin yung ano, pag in-account natin, walang panghuli doon sa Claude. And right now, Cignal Ultra, I think this is kind of a first time na nasa position sila na mag 2-0. After a long, long time. I'll agree. Ang laking bagay nun para sa kanila. Confidence boost na total. No, matusiro mo, Onic. At nakuha pa nila yung purple buff nila. Secure nila. And now Onic Fitch is in a lot of trouble! Oh my god, it's gonna be Dilar here. Maybe Chujin went for the cut. Dilar is still there. The procs talaga ng ano dito ng yung song Sobrang Balance. Autobahn. Sobrang Balance. Sobrang Balance. Sobrang Balance. Biri-biri Balance. Okay. Dun sa ginawa ni Jame, medyo na deja vu ako sa ginawa ni Fuzakin kanina. It's gonna be a trend na flicker tas Jit Kundo combo sa early game. I dig it. Parang it's, pwede ka makakuha ng kill talaga sa mga teams na hindi prepared sa first move na yun, sa opening na galing sa mga tank chose natin. Okay, so I would honestly say that Onic PH looked really scary nung mga moments na yun. Kaso kasi si Hades, unchecked eh. Parang tinry nilang invade, parang nakuha pa rin na purple buff. And all of a sudden, mas mayaman na siya ngayon kay Wise. Yeah, swabe pa rin. Swabe pa rin si Hades dito sa totoo lang. So, kailangan yung bantayan. Magkakaroon ng mga simple pickoffs dito or like expected pickoffs mula sa side ng Onic. But, what we want, I mean, what Cignal Ultra wants is that explosive dive-in by Hades. You know, a blazing duet, much like and can be mirrored to the performance of JP. Yeah, exactly. And this means na nabiglang naging even na pa yung game. Pero kasi, ang Onic PH, ayaw nila na even yung game. Kasi, like I said, wala silang panghuli si Claude. I think that late game, wala rin silang sagot sa Uranus eh. Yun yung medyo scary dito. I mean, they have execute. Pero, yeah, dive ka agad si Dilar. Syempre, Black Dragon form. May focus on to Ben Sanity. Ikot-ikot, tower dive, no. Force the flicker out of Ben Sanity. So at least may mga konting wins na nakukuha yung Onic dito in terms of pressure. So team transform pala ang Onic PH dito. Yung isa nagiging dragon, yung isa nagiging werewolf. Werewolf. Mm-mm. Which is, as funky as it sounds, parang it allows them to have more engagement potential sa early game. Eh. Pero early game at mid game yun. Right? It's really scary kasi yung Onic PH, parang dapat hindi sila ma-pressure. But at the same time, kailangan may urgency sila. Kasi, yung Cignal Ultra, every time na even, basta even yung ating laban at okay na sila doon. Tapos pag lumamang pa sila, sa mid-game. Maintained. Doon na talaga parang, magkakaroon ng delik sa Onic PH. Parang ano eh, na-maintain lang ng Cignal yung lamang nila tapos hanap ulit ng another step to actually get the lead. And exactly. That's evident sa isang Claude composition. Pero eto, Dilar activated na. Oh, Rhea. Nice kick maybe from Jay. No. With a Raging Sunstorm, makakatakas pa. No stun mula kay Ben Sanity just kinda nga towards Jay. Kaya nagantay si iba DJ ng dive mula kay Iyakno. Iyakno, won't go for it. Second round of buffs natin. Preparation para sa ating turtle. Available yung ultra kay Imba DJ. Iyakno has his own ult as well. Papasok na si Iyakno dito. There we go. Fully dive. Coming in mula sa mga member dito ng Onic. And of course, nasecure naman yung dragon dito ng Onic PH. Sabay silang panghabol. Kita natin, hindi pala turtle yung nasecure ng Onic PH dito. Hindi dragon. We got Rhea here running for his own life. Iyakno won't be going for the dive. And no Raging Sandstorm is available for Rhea. That's it. He got clip on top of the turtle. A 3-4-1 win. And that is towards Onic. And execute on top of it. Ganda ng timing ng recovery. This is not actually a recovery for Sonic PH, pero napaka-importante ng move na to. Uh-oh. This is because of the fact na break-even tayo for the first 3 minutes. Onic PH badly needed a win talaga para mabagin sa kanila yung pabor ng early game. Yeah. And I would say na nakuha na ulit nila yung control because of that. Leading by 2,000, tapos nakuha pa yung turtle. And they kind of feel confident dealing against Chujin. Then again, Uranus yan eh. Tsaka, paring Wolf, kailangan siguro mapagbantay ng ano Cignal Ultra doon sa turtle pit. Ganda ng control eh. Yeah. No? Setup ng Onic actually. May sinipo dito sa Gillette Instant Replay. Perfect. Then, Wise jumping on the right targets. Tapos yung Iyakno, yung kanyang pag-transform sa Blood Oath. Ganda eh. Tapos, yung orb ni
ni Dilar noon. Sorry, it was Yakno. Actually, for a little bit of weird moment para kay Rhea, tapos totally na-dive na rin siya doon ng Cignal ng Onic PH. Nevertheless, I think automatic naman din na mapapatay siya doon. Eh. Napakalaki. Napakalaking panalo yon na nakuha ng Onic PH. Yan ang sigurado, mga tol. And right now, this is gonna be capitalized dahil mas lalong agresibo pa sila yung pasok ni Tis dito. Malimechin. Tapos yun, range mo nalang ginawa ni Wise doon. Hindi pa pang Diyos level talaga yung laruan dito ni Baring Hades. As he got clip early the moment Hades decides to go in gamit yung kanyang Blazing Duet. Oh, man. So we're talking about the fact na hindi gano'ng solid yung catch ng Onic PH. Pero, blood, pero pag nauna yung Claude ng ganun, honestly, a misstep from the Claude. I think so too. Isang bagay na hindi mo afford kung ikaw ay nasa MPL. Look, Yakno. That was a mistake. Sobrang solid na mistake nun kasi feeling ko hinulaan lang eh. Oo. Yung skill na available. Hindi pwede yan eh. I'm sure kung si JP yun, ano yun, bantay niya talaga kung anong skill yung available na pwede exactly maka-lockdown sa kanya. Oh, nice dodge from Yakno. Rhea in trouble now. And remember pala, remember rin, Paring Wolf, ha? That is JP's purification. Itong Claude natin, naka-ano to, retribution. Wow, flicker in by Jay, complete sit. Muna ba yung the dragon, we're able to get a catch onto the Khalid. Nasira na yung formation ngayon ng Cignal Ultra. Definitely. Onic PH, napakaganda nung una nilang win dun sa Turtle Area. Tapos they kept at it. Ngayon, 3,000 na yung kadalang lamang. 6 minutes in. Slowly racking up when it comes to items. Tapos, for sure, makapag-pushers sila. And they feel it. Even Dilar, nakikita niya dito na pwede siya makapag-duelo ng kaunti dun sa ating Uranus. And the threat of that execute is always in there. Kailangan na umalis din dito si Chujin. Mm-hmm. And, well, at least things will be going on reset ngayon. As I feel like Onic though na habang na-establish nila yung control nila dito sa ating pagpasok ng mid game no at pagbawi ng early game against sa Cignal Ultra, they know na anytime pwede pa ring maibalik ito, especially if there's a misdive na magagawa o manggagaling mula sa kanila. May idea na rin ang mga taga-Cignal nasan si Jay dito. Yeah. A little bit of a aggressive move mula sa Onic PH pero nagulat ako na hindi sila nag-commit. They're fishing out kung nasan yung Uranus. May purple buff dito. Ang daming members ng Cignal Ultra. Busy sila. And that means medyo na-open up dito para sa Uranus that will be controlled. Nice Purify. Yeah. Pero kulang pa rin. On the end, may dash pa rin naman siya. Kaya naman kukomment si Dilar dito. Tingnan natin kung baba execute pa. He went for the side. Hindi na backupan kaagad yung Uranus dito. And I think malaking miscom yata yun. Kasi marami-rami naman eh. Yung na-burn doon ng Onic. Pero parang walang kaplano-plano i-convert yun ng Cignal Ultra. Instead, Cignal Ultra tucking their tail and running. Oo, nag-farm nga lang dun si Hades. That's gonna be iyak, no? He went in. May konting miss hit dun si Hades, actually. Kulang pa. Di pa Diyos. Di pa Diyos talaga. Okay. Natin sa open, yung napatay man dito si Iyak, no? Nakakuha na kill dito si Onic PH. At kung nagtataka po kayo kung ano yung sinasabi namin sa hindi pa Diyos. Kasi last week talaga, JP, JP's on point play talaga. Talaga ng masterful play. Perfect. Ang hirap hanapan ng kaya ng ano yung pagkakamali sa totoo. Nevertheless, Cignal Ultra, baka naman nagpe-pay off yung konti nilang pag-delay ng ating laban dito using the wave clear that they have. And Hades, a little bit of a catch-up happening now, pero kanya makakampi, dinadarag na dito ng Onic. Yeah, yung mga ganyang pagdarag, tas wala kayong na-convert, hindi yata ako payan yan. Mas maganda pa rin na kahit nga vision eh. Rito ka, kahit information lang ang itrade nyo kung merong namatay na teammates, no? Kahit pa paano, hindi yung passively hayaan nyo lang na may mamatay kayong teammate. No? I mean, I'm not necessarily saying na kailangan responderin kayo kasi if you don't calculate that properly, pwedeng madagdagan pa yung punishment sa inyo ng kabilang team. Pero I think something should always be done the moment. Yeah. Kasi Mobile Legends, I think one player, I think a coach said na react-react lang naman talaga yan. No? As in, pagaling mag-react. Forcing reactions, yeah. Reactions. And Chujin, ito napakalayo niya sa kanyang mga tropa peeps. Tinanin ko na mako-convert. Actually, ang namatay pa, si Rhea. Would you for the dive against Dilar dito? Oh, kita no, huli ni Jay. Nahuli ni Jay. Went for the BMI. Dilar here, went for the swing. Medyo mali yun. Nice BMI ulit palayo. The Dragon Soul won't be tagging the Claude. Looming problems para sa Onic PH, this, the lockdown. Nevertheless, Wise will still try to make this. Hanapin mo. Oh, grabe si Hades, ha? Where is Hades? That's a question. Pero, ang tanong, makapag-clear ba sila dito sa next na objective natin, which is the Lord?
Weird enough, I still feel that Cignal Ultra might have a chance to take this back. Kasi naman late game talaga nasa kanila yun eh. Yeah, massive shoot on the cloud. Still, it's very possible. I would not say na napakababa pa ng damage ng cloud dito. Pero in terms of play, no, or mastery of the cloud, kailangan niyang bantayan yung bilang na skills na pwede mang lockdown sa kanya. Kaya nga siguro naka-ano yan eh, retribution pa nga at hindi purify kasi alam niyang ano eh, hindi naman dapat siya palaging mahuhuli talaga eh, di ba? Pero nahuhuli pa rin. There you go! Pero, yeah, namaalam nga si Dillard doon. Remember kung gano'ng impactful si Dillard ka-contributory sa mga member ng Onic ngayon. At sunod pa nga si Jay, that's gonna be a 2-4-1. And sakto rin, 1 second na lamang ang natitira para sa timer ng Lord. Punta sila dito sa gitna habang nakita si Iacno doon. Rhea ngayon, pinadala din yung Wolf, yung Aso Dog. Papunta kay Oh My B, habang si Wise nag-aso form din para kalmutin yung cute na puppy. Grabe, parang ano yun, no? Laban ng mga K9 dito. You know what, Shinbu, I'm gonna go back a little bit, maybe a minute ago, kung saan nakuha ng kill doon kay Dilar, tapos nakuha na rin si Jason. 2-for-1, kasi yung Torres sa top ay pinupush na itong sa ating Uranus. Yeah. What I want to say is, Onic PH, gano'ng kadalas nila, until what time nila hahabulin ito si Chujin? Kasi honestly, paulit-ulit na nangyari na gano'n na madami nag-ahapol and they're taking so much time. Yeah. And in the end, Chujin just will go back to the top lane. Yep. Part and, of the planning. Yeah, and dahan-dahan din ako, nakadali, ha? Napatay ni Claude doon yung Alice. And that's gonna be it. Natagal din naman yung Cyclops. They focus on the bend sanity, pero buhay pa rin si Jay. This is guiding back. Jay is doing what he can at least. At ang ginagawa ni Jay dito, nagtatago na lamang sa brush para hindi basta-basta makakite back si Hades. Lapit si Wise dito. Lalagan pause. He's willing to trade. This is the classic Wise. He gets guided back. Pero pang BMI palayo at kahit pabano, nakabawi dun si Hades. 2-4-3. Onic. Oh man, no, Dillard versus Chujin once again. Pero this time, malakas na ang ating Uranus. And yeah. In fact, nakakuha na rin ng items to. Maybe, you're gonna wonder if Onic PH, tatanong nyo yung sarili nyo na parang, masyado na ba tayo nag-habol na sa ating Uranus? Natututo na yung signal ah, na mag-adjust mula sa pang-habol sa, pang-habol ng Onic dun sa, Uranus. Wise, the decision now is, Hades, ang ganda no time ng BMI kasi natigilan niya. And you have to remember na hindi mo kailangan i-last hit yun when you BMI out kasi yung BMI na mismo yung bakala mag-last hit. Lord, critical! Nakuha ka agad ni Hades yan! It's time to step up! Naku po! Sinong nawala doon? Immortality pa lang ang napop ngayon. That's gonna be Jay saying goodbye. Shutdown? Tapos Dilar rolling in. Gets the proc. Full bar yun. Tapos lilipat kay Rhea. Habol sila Wise dito at makikita mo yung aso nagwawala. He's gonna go for the rage form kahit sa bakit Bed Sanity. Binik na lang ni Bed Sanity ang kanyang sarili din. Remember na maalam si Hades dito at na natitira na lang si Chujin. There is gonna be the Lord pero bukang pa persen doon yung mid lane push ngayon. And the danger there is of Imba DJ. Kulang yata ang wave clear ni Imba DJ dito. Kailangan kumat ni Chujin. But Onic PH feels this. And alam nila na hindi ganun ka-massive. And Wise just getting nag-lifesteal lang. Hindi talaga para sila papayag. Hindi sila papayag. Ito na ba yun? Na ma-shoot. Pwede. Artillery minion. Kinukuha nila yung aggression. Pero boy na si Chujin. Sarap siya magagalik. Itutulak na yung last artillery. I think kailangan na makontento ng mga membro ng Onic dito. Hades is now alive as well as Chujin. Nag-teleport na rin palayo yung ibang members ng Onic PH. Nabibait si Dillard. Ala, nadyabay ito si Dillard. Ako, wala yung Dragon Form. Isang jump na lamang. Pero hindi mag-BMI in. Si Hades and there's the Lord. Boom. Dumikit naman dun sa inhibitor turret. At least, positive trade bigla sa Onic PH. Yeah. It's not the best when it comes to the overall gold. Pero nakakuha pa rin sila ng inhibitor dun sa may mid lane. And, almost wipe against the members of Cignal Ultra. Very scary, very scary. Pero ang kagandahan kasi dun sa nangyari para sa Onic PH, bigla nilang na-tag against si Hades. Yeah, Hades night and day eh. Yung may pagka-close yung laban natin. At yun na naman. Na yun lang. Tapos unboxing. Tapos unboxing. Kailangan kumat ni ano dito ni Chujin. Pero kapag yung cut niya, nadali siya. He's gonna go for the push. Bottom lane inhibitor will be destroyed. He's gonna go for the time. Oy! Nako, Ben! Nako, yung tansya mo, akala mo, pasado ka! May nakalimutan kang requirement! Oh my goodness, hindi na-credit! No, hindi na-credit! Hindi... Unang piso na lang, pasado na, hindi pa binigay! Hindi pa binigay! Yun na yun! Yun na yun! And that's it, ladies and gentlemen, we're gonna game number 3!
Ang saya nito kasi itong game number 2, mukha nga talagang parang hindi pa tapos to. Oo. We got a 1-1, get game number 3, it's the victory for Onic PH. I'm gonna have to say that medyo kinabahan. Ito yung mga mukha ng... Ay, pre, na, buti na lang. Pumasa, pumasa. Yeah. Si Omay Vino, si Captain, hindi masaya kasi ano ba yung pinag-aagawa nyo? Yeah. Tapos alam mo yung leader lang. Yung pag nag-present kayo sa klase, yung leader nyo, naiinis kasi ang kukulit nyo, pero kayo masaya kasi, uy, nakabasa. Nakalusot. And actually, they're tapping onto Jay kasi that was a playmaker for Jay. Pero you can actually see the queen. No. She's not happy. She's not happy. Di masaya si... Oh, man. Oh, may business na lang yun. Yeah, well, kidding aside, Jay with a nice tag onto Hades. Nung dalawang huling ganda death tag ni Jay, nun sa Claude. That was the... game changer para sa side ng Onic PH. And I could have sworn na talagang ma-feel mo na Olatz bigla yung Cignal Ultra, pero yung dalawang kill dun sa important na Claude, dun na nangyari yung Cignal Ultra. Yeah, and yeah. Hades, have to shake this off. I mean, hindi not the most stellar performance, for sure. Pero he cannot blame himself for that. Kailangan nila mag-recover for game 3 for that case. I mean, kailangan matalim. Pero kailangan pang kasaya. Ay, tama. Yan ang totoo. Parang Hades. Now, silipin natin ngayon. Anong paghimay dito at pag-isuri? Siyempre, ng ating resident analyst. Let's take it to Rockheart. The queen is not happy, you know? Nag-submit kayo ng group. Nag-report kayo. Nakakuha kayo ng 80 yung mga group. Woy, okay, ayos. Yung mga nakatambay lang. Music lang. Tapos yung leader, siyempre, ano ba yan? 80 lang. Anyway, that was very fun. Very fun to watch there for Cignal and for Onic, obviously. Game 3 prediction, I mean, is basic, you know. And speaking of, we are going to see the items here. Hades, great performance, man. You get a purple star. Kasi Hades got this dapat kanina eh. Pero sabi nga nila Shin and Lil Wolf, hindi pa siya yung god level talaga. I think the god levels are definitely still reserved for the likes of JP on the Claude. But it was enough. At least for a specific moment. I like the 0-0-18 stat for Oh My Venus. That is the support that you want. Mga support, di ba? Yung mga perfect stats. And Wise 10-17, I like it. I like the item build on Wise as well. Talagang panggit-gitan, the usual. And the DLR pickup, I think, was great. 10-1-6 as well. They were able to balance. Balancing act yung nangyari dito para sa ating mga support eh. You know, sa ating mga carry rather. And this was basically what happened din nung last game, di ba? Nung last game nung Cignal. They basically had to balance between the 1-1 and the Harit. This time around, it is the Yuzhong and this Roger. So very well timed, and I like that medyo gantihan ang nagaganap dito. Let's go to the post-match. 14 minutes game time. Impressive, no? 7, hindi ganun kalayo yung buffs claim dito. And Lord Slain, it's, wow. It's like, that Lord Steel, by the way, was great. That Lord Steel was very, very great. And yung towers destroyed, that was very close. I would say Cignal may konting push pa. Hades is a great player. You have to note that. And with the help of the rest of the team, Imba DJ, Ben Sanity, Tsujin, and Rhea, they were looking for something. They were looking for a really quick victory with the super fed Claude. Pero there was something about Onic that they were going to win the fight. At bakit? They had an Alice. They had the Yuzhong. Sabi nga ni Shinbu, biri-biri balance this Yuzhong. Biri-biri balance. And I think that with the help of Wise as well, and Oh My Venus, it was the perfect matchup for that game. So props to Onic for controlling that and keeping my prediction alive. Tingin ko pa rin, this definitely was gonna be a game 3. So thank you for that. And I would say that Cignal Ultra are not done. Hindi sila contento sa 75. They want to go for 85 yung grade nila sa matchup na ito. So, aabangan natin yan in this specific one. And let's move on to the highlights because I think we can get even more on these highlights because it is action-packed, mga kaibigan. Onic looked like they were ready to roll for the majority of that. And hirap na hirap si Rhea na mag-keep up. Ha? If you'll notice, Rhea actually is always being bullied by at least 3 carries here. All the time. Paulit-ulit to. Ha? Yung Raging Sandstorm niya, usually pang takas lang talaga yan. All around. Pero
hindi siya tinatantanan for this whole game. And I like that they were keeping that as a trend. Kasi that's exactly what you need to do, especially when you're fighting off against Khalid. Huwag mong bibigyan ng opportunity yan na makahinga. And look at this. Beautiful plays here coming from Jayne na ginulo niya yung lineup na yon, which was supposed to go for the push, pero they were forced to go back in. And I think yung mga team fights talaga ng Onic yung nagpapanalo. I think overall, the lineup was designed to always have Hades start first. And then everyone was gonna follow up. Pero pag hindi nangyari yun, kita nyo si Kaya. Sinasabi ko kanina eh. Magbug, sarado na naman, and wasak with the Yuzhong. These are the guys who will always take you out. And Yuzhong is biri-biri balance, as Mr. Shinbu always keeps saying. Overall, you have to take note of what keeps on happening. Ito, I like the play from Hades. Ah. First of all, smart to keep your comp under pressure. And ito, na-impress ako dito sa Lord Steel na to eh. Everyone was in good position to actually wipe out. Ready tong mga to, ang tataas ng HP bar nila eh. And they were